Kung tourist attractions ng Sikihor ang pag-uusapan, hindi na mawawala sa listahan ang Kang Isok House na matatagpuan sa bayan ng Enrique Villanueva. Itinayo pa raw ang bahay na ito noon pang 1800s. Ito rin ang kinikilala bilang pinakamatandang surviving house sa naturang probinsya, at hindi lamang yan sapagkat gawa din ito sa mga indigenous materials katulad ng bamboo, nipa sheets at molave. Kaunti lamang ang nakakaalam sa history ng bahay na ito. Wala ring nakakaalam kung ano ang mga nangyari noon dito noong kapanahunan pa nito at kung sino ang mga tumira dito. Higit sa lahat, isang malaking palaisipan sa mga tao kung bakit nagawa nito makasurvive hanggang sa kasalukuyang panahon, kahit wala naman itong pinagkaiba sa mga bahay kubo na makikita sa henerasyon natin ngayon. Kahit ako nga, Sir Red, noong makita ko sa unang pagkakataon ng bahay na iyon, medyo namangharin ako at nahiwagaan at the same time. Kung titingnan mo kasi sa malapitan ng bahay, sobrang vulnerable niya. Baka nga konting hangin lang ay liliparin na ang mga bubong nun. Pero hindi. Napakatibay pa rin niya. Sadyang nakakamanghalang talaga kung ano ba ang meron sa bahay na iyon at hindi siya natitibag ng kahit na anong sama ng panahon. Nang araw na iyon, kinuhanan ko ng maraming litrato ang bahay na iyon. Habang nag-i-stay ako noon sa Sikihor, inabutan pa nga kami ng bagyo. Kaya imbes na 3 araw lang sana ako doon, inabutan pa kami na mahigit sa 3 linggo. Hinintay ko muna kasing humupa ang tubig at manumbalik sa normal ang lagay ng dagat bago ako nakaalis. Nandoon ako para sana kumuha ng mga interesting topics na pwede kong gawa ng documentary sa isang programa sa telebisyon kung saan ako nagtatrabaho, at hindi ko na lamang po ito babanggitin. Noong una, wala naman talaga akong plano na gawa ng kwento ang bahay na iyon. Pero nang malaman ko ang kwento-kwento ng ilang mga tao tungkol doon, natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakaka-2 page na sa article na ginagawa ko para sa Kang Isok House. Sa lahat kasi ng mga narinig kong folklore at urban legends patungkol rito, sa bahay na ito lang talaga ako sobrang nahiwagaan. Medyo creepy kasi siyang tignan, lalo kung pagmamasdan mo lang ito sa labas. Parang hindi ko nga ma-imagine na magpalipas kahit ng 1 gabi rito. Parang hindi ko talaga kakayanin, Sir Red. Lalo na't una, matatakotin pa man din ako. At ikalawa, naniniwala ako sa mga multo at paranormal. Kinakailangan ko nga lang talagang gawin yung bahaging iyon dahil bahagi din ito na magiging Halloween special namin sa TV. Kaya naman kahit pang solo lang ang trabahong ito, kumuha pa ako ng kasama para hindi ako nag-iisa dito sa bahay na tinutuluyan ko pansamantala. Ang pinsan kong si Eric ngayon ang kasama ko. Siya ang katulong ko sa pag-i-interview sa mga tao, kaugnay sa mga nalalaman nilang kwento sa Kang Isok House. Isang gabi iyon, namili lang ako ng 1 bote ng alak at pulutan para sa amin ni Eric. Nadaanan ko yung Kang Isok House. Isang matandang lalaki ang nakita ko nakadungaw roon. Nakasuot ito ng itim na barong at maputla ang anyo, at nakatitig ito sa akin. Napatakbo tuloy ako sa sobrang takot. Sa katunayan ay halos maihipa nga ako sa pantalon ko. Muntik ko na nga ding malaglag yung boteng hawak ko. Ako pa man din kasi ang mag-isa noon sa daan at wala nang makikitang tao sa paligid. Mabuti na lamang, hindi kalayuan ng bahay namin doon, kaya agad ding humupa ang hilakbot sa aking dibdib lalo nang makapasok na ako sa loob. Pati nga yung pinsan ko ay nagtaka dahil sa labis kong pamumutla. Habang nag-iinuman kami ng gabing iyon, doon ko inamin sa kanya ang nakita ko. Nasa harap kami ng laptop ko at doon nag-iinuman habang nagtatrabaho pa rin ako. Inaayos ko pa rin kasi yung article na ginagawa ko, at nang subukan kong i-check ang ilan sa mga litratong kuha ko mula sa bahay na iyon, nagulat talaga ako sa nakita ko. Isang anino ang tila nakadungaw sa mga bintana. Pinakita ko pa nga iyon kay Eric. Kahit sa ang litrato kami tumingin, palaging nasa gilid ng bintana ang anino na iyon at tila nakatingin din sa lens ng camera ko.
Pareho kaming kinilabutan ng pinsan ko. Kinabukasan nagtanong-tanong muli kami tungkol sa bahay na iyon hanggang sa may makapagsabi sa amin na ang bahay daw palang iyon ay pinangangalagaan ng ilang matatandang mangkukulam sa amin. Iyon ang dahilan kaya hindi raw ito nawawasak at hindi rin tinatabla ng kahit na anong masamang panahon. Ang matandang lalaking nagpakita naman doon ay isa raw sa mga ilusyon na ginawa ng mga mangkukulam para itaboy ang mga taong nagpapagabi sa harap ng naturang bahay. First time kong makauwi dito sa probinsya namin sa Lasi, Sikihor. Dito kasi nakatira ang mama ko bago siya nakipagsapalaran sa Maynila kung saan naman niya nakilala ang tatay ko. 22 years old na ako ngayon, Sir Red. Lumaki ako sa magulo at maingay na environment sa Maynila. Kaya labis ang paninibago ko sa probinsya. Hindi rin ako sanay na pinagtitinginan ako ng mga tao rito na parabang ngayon lang sila nakakita ng dayo. The good thing is, marami rin namang katulad ko na dayo rito. Karamihan nga ay mga turista na nagpupunta para mamasyal at libuti ng ilan sa mga tourist destinations dito. Kabilang na nga doon yung Old Balete Tree, pati yung Kambugahay Falls. Iyon nga lang, medyo malalayo sila. Yung bahay kasi namin dito ay nasa bandang dulo pa kung saan walang masyadong tao. Kaunti lang ang mga kapitbahay kaya siguro ganun na lang sila makatingin sa akin. Sa katunayan nga, Sir Red, medyo hindi ko lang gusto talaga yung vibe ng lugar na ito. Parang gusto ko na nga otomatikong bumalik sa Maynila. Hindi kasi din ako sanay sa masyadong tahimik na lugar. Ang ironic pero yun yung nararamdaman ko. Kaya para labanan ko na lang yung pagkabagot, lagi akong nagpupunta sa bayan kung saan maraming mga tao at dayong kagaya ko. Buti na lang, 3 linggo lang kaming magbabakasyon dito. Pero iyong 3 linggo na iyon, parang napakatagal na sa akin. Wala naman akong magagawa kundi ang magtiis. Hanggang isang araw, habang ako'y naglalakad patungo sa bayan, nakakita ako ng isang lalaking pulubi sa gilid ng daan. Nang mapalapit ako sa kanya, bigla niyang inilahad ang palad sa akin at namamalimos. Medyo kinilabutan ako noong una sa itsura ng lalaking iyon kasi punong-puno po ng pumutok na bukol yung balat niya. Pasintabi na lang po sa mga kumakain o mga sensitibo. Ang mga paa naman po niya ay parang inuuod dahil ang sobrang dumi na po nun. Nilalangaw din yung ulo niya at parang may bulok nga yung kanyang mata. Napaatras tuloy ako na makita ko siya. Buti na lang marunong pa rin siyang magsalita kaya agad ding nawala yung takot ko sa kanya. Nang marinig ko nga yung boses niya, doon ko naalala na tao pa rin pala siya. Sorry for the word po talaga, pero sobrang natatakot talaga kasi ako nung una sa kanya. Siguro kung kayo lang din po yung makakakita nang nakita kong itsura niya, malamang ganito rin po yung magiging reaction ninyo. Again, sorry po kung medyo maarte o naartehan kayo sa akin. Inakala ko lang kasi talaga nung una may sakit siya sa balat kaya ganoon yung itsura niya. Pero dahil naaawa pa rin ako sa kanya, naisip ko na ibigay na lang sa matanda yung pagkain sa bag ko pati yung 50 pesos sa bulsa ko. Hindi naman na po iba sa akin ito dahil ugali ko na rin po talaga na mamigay ng limos lalong-lalo na sa pulubing katulad niya. Sa paglipas nga po ng mga araw, napansin ko na palagi nang dumadayo malapit sa bahay namin yung lalaking yun. Parang mahahalata mo na inaabangan niya talaga ako. Tuwing makikita kami sa daan, lagi na siyang lumalapit sa akin at humihingi ng limos. Hanggang sa isa po sa mga kapitbahay namin ang nakakita sa akin. Bigla niya ako nilapitan at inilayo sa matandang iyon. Nagulat ako sa mga sumunod niyang sinabi. Huwag ko raw bibigyan ng limos ang lalaking iyon dahil napakasama raw nitong tao. Ayon doon sa kapitbahay namin, dati raw itong siga at basagulero sa lugar. Marami na rin daw itong pinaluhang babae at sinasaktan pa maging ang sariling magulang. Mahilig din daw itong mag-amok
Kaya naman ang ilang mga mangkukulam daw doon sa lugar ay napilitan na bigyan siya ng matinding sakit sa balat para iwasan na ito ng maraming tao at maging ng mga babae. Ngayon lang daw ito nagpapakabait dahil may sakit na at wala na rin tirahan. Karma na raw iyon ng lalaki kaya huwag mo raw papakitaan ng kabutihan ng loob. Kaya naman nang makabalik ako noon sa Maynila, hindi pa rin talaga nawawala sa utak ko yung lalaking yun. Nagtatalo pa rin si Red sa isip ko kung karapat dapat ba siyang kaawaan o kamuhian kahit malala na yung lagay niya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig ng aking istorya. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive! Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.